Mga kababayan, sa videong ito ay talakayin naman natin kung paanong pinangangalandakan ng mga supporters ni Lenny Robredo na siya daw ay biktima ng fake news. Well, kaano ito katotoo? Isa lang itong imagination ng kanyang kampon na nagsusulong para lalong pataasin ang kanyang score sa mga surveys. Ngunit bago tayo magpatuloy ay nais kong matiyak na kayo ay nakapag-follow at nakapag-subscribe na sa ating page at YouTube channel at nakapag-share na din ng ating mga videos para sa kabatiran ng ating mga kababayang di naabot ng ating Facebook page at YouTube channel. Sa mga nagme-message po sa atin at nagpapalakas ng loob para ipagpatuloy ang ating atikain, ay maraming salamat po at totoo pong nakakataba ng puso ang inyong mga suporta. Narito ang bahagi ng report ng Rappler na ipabagat na Robredo is top target of disinformation in initiatives January 2022 fact checks. Published ito noong February 2, 2022 sa sulat ni Gelo Gonzalez ay ganito ang ating mababasa. Si Vice President Lenny Robredo ang pinakamalaking biktima ng disinformation na nagdadala ng negatibong pagmemensahe habang ang kapwa presidential hopeful na si Ferdinand Marcos Jr. ang pinakamalaking benepisyaryo ng disinformation na nagdadala ng positibong pagmemensahe ayon sa fact-checking na ginawa ng fact-checking initiative na Check.ph mula noong simula ng January 2022. Ibinunyag ng UP Diliman Associate Professor Yvonne Chua ang kanilang mga natutasan sa isang pagdinig na isinagawa ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes noong Miyerkules, February 2. Simula noong January, nag-curate kami ng higit sa 200 fact-checks at sa kasamaang palad, nagpapatuloy ang trend sa kabila ng mga pagsusumikap na nagawa upang maalis ang disinformation. Marami ang lumabas bago ang halalan sa Mayo. Karamihan sa mga yon ay nakadirekta laban sa kandidato sa pagkapangulo na si Vice President Lenny Robredo. Sumarami talaga. Linggo-linggo, siya ang pinakamalaking biktima ng disinformation o negatibong pagmemensahe na may kinalaman man ito sa bagyo sa lahat ng uri. Siya ay naging pinakamalaking biktima ng disinformation o masamang aktor. Nakikita rin si Ferdinand Marcos Jr. ang mga piraso ng disinformation na humuhubog sa opinion tungkol sa kanya, ngunit sinabi ni Chua na ang mga ito ay largely positive. Sa kabilang banda, nakikita natin ang isang malaking dami ng mali o mapanlinlang ng mga pahayag tungkol sa kandidato sa pagkapangulo sa Ferdinand Marcos Jr. kung saan ang mga ito ay higit na positibo pabor sa kanya na naglalayong isulong siya, sabi ni Chua. Well, mga kababayan, eh ano nga ba ang totoo? Katulad ng komentaryo ng Tribune na ating nabasa ay gayon din ang ating naisipahedid kay Lenny Robredo at sa mga kakampings. Narito ang komentaryo ng Tribune na may pabagat na Robredo is an incurable liar. Robredo is complaining about fake news. The actual fake news is her tall tale that she is a consistent victim of fake news. Published ito noong February 16, 2022. Muling naglalako ng kasinungalingan si outgoing Vice President at presidential aspirant Lenny Robredo. Iyon ay inaasahan sa kanya. Si Robredo ay nagsisinungaling sa mga tao sa kanyang aksidenteng panunungkulan bilang vice-presidente. Ngayong nasa presidential derby na siya, hindi nakakagulat na ang kanyang kasumpa-sumpa na pagkahilig sa pagsasabi ng mga kasinungalingan ay nasa mataas na gear. Kung tutuusin, ang desperado na si Robredo ay nag-rate ng miserable sa mga pinakabagong survey. Kitang-kita ang pinakabagong kasinungalingan ni Robredo sa kanyang live na panayam sa telebisyon noong nakaraang linggo. Sa panayam na yon, pinagalitan ni Robredo ang kanyang mga karibal sa pagkapangulo dahil sa malawakang pangangampanya sa TV. Buwan bago magsimula ang opisyal na panahon ng kampanya, nang walang pagpalo ng pilikmata, sinabi niyang dapat magkaroon ng batas laban sa maagang pangangampanya. Magandang langit, si Robredo ay may kasalanan din gaya ng kanyang mga karibal. Ilang buwan bagong opisyal na magsimula ang panahon ng kampanya, binahan niya ang mga pangunahing channel sa TV ng kanyang mga pampulitikang patalastas na pinaniniwala ang pinunduhan ng kanyang mayamang Amerikanong kaibigan. Obviously, si Robredo ay nagsasalita ng hindi nag-iisip at ang kanyang mga press statement ang sinasabi sa kanya ng kanyang mga walang isip na handler. It's either that or she believes that she is above the law. Para sa isang gustong maging presidente, iyon ay isang mapanganib na di kasakdalan.
It's bad enough na si Robredo ay walang kakayahan. Anakabahalay ang kanyang kamakailang pahayag sa pahayagan ay nagmumungkahi na kung siya ay mahalal na pangulo, susuwayin niya ang mga batas ng walang parusa. Iyan ay sapat na mga dahilan kung bakit hindi siya dapat ihalal ng mga butante. Ang isa pang kasinungalingang inilalako ni Robredo sa publiko kamakailan ay ang pagiging pare-pareho niyang biktima ng fake news sa media. Iyon ay madali para sa kanya na sabihin, ngunit ang kanyang sariling pag-uugali ay nagpapatunay kung hindi. Kung talagang pare-parehong biktima ng fake news si Robredo, kakaiba at hindi karaniwan para sa kanya na patuloy na magsalita sa news media. Sa ngayon, ang kanyang mga panayam sa TV ay ibinobroadcast ng live o sa prime time. At ang mga pahayagan ay nag-e-echo kung ano ang kanyang binibitawan sa mga panayam na iyon. Mula sa mga magagamit na indikasyon, madalas na nauwi si Robredo sa paglalagay ng paa sa kanyang bibig sa tuwing nagsasalita siya sa press. Nang maglaon at pagkatapos na mapagtanto na siya ay nagloloko, maginhawa niyang inaakusahan ang media ng pagpapakalat ng peking balita tungkol sa kanya. Anong peke? Nagre-reklamo si Robredo tungkol sa fake news. Ang aktwal na peking balita ay ang kanyang mahabang kwento na siya ay pare-parehong biktima ng peking balita. Isa pa rin kasinungalingan na inilalako sa press ni Robredo ay ang pagtakbo niya sa pagkapangulo bilang isang independyenteng kandidato. Kahit tumakbo siya sa pagka-vice presidente noong 2016 sa ilalim ng bandila ng labis na inahamak at hindi pinagkakatiwala ang Liberal Party. Alam ng lahat na kahit na si Robredo ay di umano ay isang independyenteng taya para sa pangulo, siya ay sa lahat ng layunin ang kandidato ng Liberal Party. Si outgoing Senator Francis Pangilinan na nagsasabing siya ang titular head ng LP ay tumatakbong katabi sa pagka-vice presidente. Taga-LP si Pangilinan pero independent si Robredo. Halika Lenny, ang bulto ng mga botante ay hindi kasing bobo mo tulad ng pag-iisip ng pretensyos na si Pangilinan sa mga botante. Kahit na ang political derelict ex-senator Bam Aquino ng LP ay ang campaign manager ng Robredo Pangilinan ticket. Si Bam Aquino ay hindi nanalo bilang senador noong 2019 senatorial elections. Paano niya balak na maipanalo sina Robredo at Pangilinan? Para sa record, sa 2019 senatorial election, si Aquino na ang tanging legislative skill ay gayahin ang hitsura ng kanyang yumaong tiyuhin na si Ninoy ay natalo habang si Amy Marcos ay madaling nanalo. Bakit hindi maging tapat si Robredo na aminin na siya ang kandidato ng LP sa pagkapangulo? Ang sagot, alam ni Robredo na ang pagiging kaanib sa hindi sikat na LP ay hindi matalino para sa kanyang kampanya. Ngunit sa kasamaang palad, ang LP ay ang tanging partidong politikal na bastos at sapat na kawalang galang upang suportahan ang kanyang nag-aalab na ambisyong maging pangulo. Dahil si Robredo na walang tigil na sinungaling ay hindi man lang maging tapat sa kanyang sarili, hindi siya dapat ipagkatiwala sa pinakamataas na katungkulan sa ating bansa. Mga kababayan, talagang napakahirap magbuhat ng sariling bangko at maging mapaglinlang dahil sa huli hindi talaga magliliwanag ang dilim. Kung nagpakatotoo lang sana si Madam, sana hindi ahantong sa ganito ang lahat. Hindi maaaring maging scapegoat nyo ang isang malaking katotohanan na kahit ang pag-aangkin nyo na kayo ang biktima ng fake news, kung kaya bumababa kayo sa mga survey ay isang malaking kalukuhan. Hindi nyo lang po maamin na talagang hindi kayo mananalo. Better luck next time, and next time sana be honest na lang kasi the sincerest and most humble candidate will win the heart of the people.